Propesora Clarita Carlos, hinamon ngayon ang mga taga-UP matapos siyang pagkaisahan at pakansila. Subalit taga-UP naduwag at natakot na propesora matapos magpakita ng tapang sa mga nagtapang-tapangan sa mga taga-UP. Pero bago natin umpisan ang topic mga kapatid, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated po kayo sa bago kong video. Tinawag pa nga ni Propesora Clarita Carlos na wala siyang bayag ang mga taga-UP na sumabutay sa kanya na ipakansila siya at akusahan na kung ano-ano dahil hindi magpakita nito sa suporta kay Lenny Robledo. Buwelta pa nga ni Propesor Carlos. Hi, good morning sa inyo, Mike and Jade. Good morning. Professor, ano bang paki-update mo nga kami? Ano bang nangyayari talaga dyan sa UP? Di ba? Pag sinabing UP, University of the Philippines, pag-aari ng Estado, pero parang pati demokrasya at karapatan mo dyan at karapatan ng iba'y nawawala. Ano ba talaga nangyayari sa ating UP, Professor? Well, I'm sure hindi lingid sa kaalaman ninyo yung pinasabog ng departamento ko mga a few days ago, yes, na nag-umpisa yung kasaysayan na yon, 1 week ago, noong Sunday, no? So, nakakalungkot talaga, you know, at may pinanggagalingan yung pinaskill nila na roster-roster ng faculty na for the first time ginawa ng department ko na hindi ko nare-recall na ginawa nila in the previous years that I have been there. And I have been there for more than half a century. Yes. Nagulat nga po kami dyan, Professor, pero dahil parang walang coordination sa inyo, parang hindi mo aware na gagawin nila ito, ang tanong siguro, bakit nila ginawa yan? Bakit, anong nakikita mong motibo or dahilan, bakit ginawa nila ito, Professor? Well, nung una, excuse me, hindi ko na sana siya papansinin dahil para na lang mamatay yung issue. Pero sinabi ko, yung nakakaalam nito, alam nila na yung post is dedicated to Clarita Carlos. I mean, I'm not a stupid person. So, alam ko yun yung pinanggagalingan ng post. Kanya, binigay ko yung maikling kasaysayan bilang response doon. And yung maikling kasaysayan ay parang binusalan ako nitong department ko, no? Na dyan ako nagtuturo since 1967 na palagay ko hindi pa nga buhay itong mga tao na to na naghusga sa akin. Yes. Bubusalan nila ako at sinabi daw na, naku Mike, parang tatayo balahibo mo. Na kiniklaim ko daw na active ako, eh retard ako. Sabi ko, Sus Mariose, por Dios por Santo, hindi ba nakikita na 76 years old ako at maputi na yung buhok ko? At, kailan pa ako nagsabi na active ako? At ano naman ang mahihita ko sa kagaguhan na yan na sasabihin kong active ako? Diba? So, merong tinatagong agenda yan. And as I said, I'm not a stupid person. So, binalandra ko sila. Kasi yung chairman ang nagtawag sa akin, Mike, eh. Yan, ma'am, estudyante ko din yung chairman. Estudyante ko nga halos lahat sa kanila dyan, eh. Ma'am, pinaparating ng departamento ang collective stand. Yun, Mike, ang ginamit na term, eh, collective stand. Grabe. So, na bakit nyo daw ini-style ang sarili nyo na active, ay retired kayo? Sabi ko, Sus Mariose, dito naman nagsabing, ano, na mag-i-style akong active. Ano naman mahihita ko pag ginawa ko yung ano, katangahan na yan? So, sabi ko, sino ba yung mga iyan? I mean, siguro meron taong nagsabi niyan. Ayaw nilang magpakilala. So, sabi ko, so, I challenge you. Magtawag ka ng meeting, imbitahin mo ako sa meeting na yan, at kukonfrontahin ko yung mga tao na yan, no? Kasi I hope they have the balls to, ano, to confront, to respond to their accusation, no? Which is really thoroughly unjust and cruel. Aba, alam mo ba, Mike and Jade, nag-atras sila. Ang sabi, tumawag uli yung chairman, siguro in the middle of last week, kasi nga, di ba nangyari ito? Last Sunday lang. Yes, we're all unraveling. Eh. Umatras sila at sabi ng chairman, sabi daw ng department, ano, let the matter be laid to rest. Sabi ko, ah, really? Ang saya ninyo. Inumpisahan nyo niyan pagkatapos, hino na lang. Tapos na lang dahil ayaw ninyong humarap. So sabi ko, no.
total, apparently, sabi mo, pinag-usapan nyo sa meeting niya 2 or 3 weeks ago. Then, pag-usapan nyo sa meeting at bawiin nila yung ganyang cruel accusation. And by the way, nilagay ko sa memo ko, Mike and Jade. Okay. Alam ng lahat that this is not all about being retired or active. For just for santo, 11 years na akong retired, yes, since 2011. And katakot-takot na yung mga interview ninyo and other networks sa akin. Yes. Bakit walang nag-raise ang issue na to? Well, ni-raise ang issue na to kasi ang totoo, ang issue is, hindi ako nag-worship sa altar ng kanilang preferred candidate. Huwag na nating sabihin sino siya. Okay. Kasi itong mga, kasamahan kong itong mga bata sa departamento, ay nangakabelo sila ng kulay ng kandidato na yon. So sabi ko dun sa memo ko, cut out the bullshit, you know? Talagang, oh my God, nanglalatang ako, Mike and Jake, talaga sa gali. Oo nga. Nabasa ko nga yung mga nilabas mong yun, matindi, nagulat nga ako bakit nangyari ito. Yung respeto sa'yo, parang nakalimutan na nila o ayaw nilang gawin. So alam ko na ganyan, may kulay politika yan. Alam natin kung yung mga taong yan, anong kulay yung pinanghuhugutan, pinanggagalingan. Ganun pa man. So anong plano mo? Tatuloy na sinabi mo, itutuloy. Ang gusto mo, magkaroon ng meeting at ipaliwanag mo yung side mo. At sila, kung binabawi man nila, liwanagin din nila ito. Kasi na-public ito eh. Ito yung mabigat dito. Pwede naman kayo-kayo lang. Pero na-public pa dahil nga sa kanilang ginawa. So alam kong masakit nga sa inyong professor. Pero sana ay magkaroon sa lalong madaling panahon ng meeting at ng face-to-face kayo. Malaman kung sino talaga ang dapat na may pananagutan or maliwanagan ang isang ito, Professor. Oo nga eh. Yung mga iyan, mga kubarde pala niyan eh. No? Ang hihilig sige-siging mag-akusa sa akin, tapos nung dinuro ko, umatras, no? Ngayon, Mike, meron na naman daw, na silang statement na wala lang daw yung roster, hindi daw dedicated sa akin, Hello, Mike. I have a bridge to sell to you. I'm a stupid person. Correct. Pero Mike, the more concerning part, alam mo yung libro ni Orwell, yung 1984? Mm-hmm. No? Meron doon tinatawag siyang thought police. Ang thought police ay siya nagbabantay para iprotekta yung authoritarian regime. And what they do is really what these people in my department are doing, canceling, silencing, and condemning those who do not believe in what they believe in. Anong tawag di? Gusto ba nila lahat kami pare-pareho yung beliefs, no? Mm. Yung homogenization of knowledge? This is not what the university is all about. Kanya nga, freedom of thought, academic freedom gives every one of us to profess, kanya nga professor eh, mm, to profess whatever we believe in. Pag sinabihan mo ako, Mike, na, ma'am, gawin mo yung syllabus mo sa geopolitics, wala kang pakialam sa content ng syllabus ko. Mm. Kasi saklaw yun ang academic freedom. Yes. Itong mga ito, hindi lang ako gustong busalan, mm, gusto pa nila yung aking isip ay pareho ng isip nila. Hello? Payan nyo. Yun nga yun nakakainis na nakakatawa dyan kasi gusto ka nilang turuan kung anong gusto mong gawin. Aba, hindi naman pwede yun. Pero professor, ganito, diyan ba sa ganyang klaseng usapin diyan sa University of the Philippines, hindi ba dapat nakikialam na ang pamunuan, ang presidente diyan o kung sino mang higher authorities? Kasi isang department lang ho itong nagkaroon ng problema ng ganyan eh. Pero hindi magandang makita ng taong bayan na nagiging personal or namumulitika yung iba. Tapos sabihin natin ganoon dahil politika lang naman ang nasa likod dito. Ano inaasahan mo sa management ng UP? Well, siguro wala. Kasi meron kasi kaming hierarchy of decision making. Mm-hmm. Ang basic unit is the department. The department recruits, dismisses, mm-hmm, sanctions, etc. And there is a fairly autonomous department structure where anything about the discipline, political science, history, sociology, etc. are decided on the department level. Okay. But then, bago pa siya maging firm talaga, aakyat yan from the department to the college, from the college to the university, until the Board of Regents. Mm-hmm. Ang Board of Regents ang maglalagay ng imprimatur dyan. No? Okay. Pero ito, dapat sa department ito, sinettle. Dapat kinausap nila ako, yes, at hindi nila ito binulgar. Mm. Eh sila naman nag-umpisa nito eh. Yes. Sinagot ko lang sila eh. Bakit I'm an ordinary citizen
Mike. Ibig mong sabihin sa sinabi nila sa pinaskill nila dyan, ang mga i-interviewin nyo lang, huwag nyo akong interviewin kasi wala ako sa roster. Hindi ba parang kaululan yan? You know? Hindi ko naman nire-represent ang department. I'm representing myself. Yes. And Mike and Jay, kailan ko sinabing active ako? Yes. Diba, miski siguro kalkalin mo yan yung panahon pa ni ano, Ewan eh. Wala akong sinabing ganyan. Correct, correct. Ay, antagal, sa totoo lang, antagal nang na-interview ka namin, wala ka namang nada sinabing gano'n na active ka dyan eh. So, talagang kulay politika. Pero ito, importanteng pahabol kong tanong bago si partner. Professor, sa kabila ng lahat ng itong nangyari sa'yo at ginaganyang kanya sa UP, makaka-apekto ba yun sa plano mo ng pagtulong sa incoming Marcos administration o kung isasama ka sa Marcos administration, hindi sila hindi apektado? No, I am my own person. Okay. You know? Good. I will do whatever I want. I'm 76. I am not, of course, as a professorial lecturer ng department, na wala akong appointment ngayon kasi ayoko magturo online. Siyempre, I am governed by the strictures of the university. Alam ko naman yan eh. No? Pero for as long as tutal sila, nakakapagsalita sila ng malaya, kung ano-ano sinasabi nila. And they do not represent my department, by the way. Eh, ganun din ako. Yan ang inaano ng constitution natin eh. Freedom to speak. Yes. And our thought, unencumbered by anyone. Eh, ang gusto nila, i-encumbered nila ako, bakura nila yung aking kaisipan. No. You are dead wrong, guys. You are dead wrong. Nako, Prof, ganito, may balak pala yung ilang mag-aaral dyan sa UP, hindi naman lahat, pero ilang mag-aaral nga, at ilang pang mga universidad na kilala na mag-walk out o i-boycott nila ang kanilang klase kapag si BBM na nga, ito si presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang maiproklama na presidente. Ano po masasabi ninyo dyan? Naku, Chief, natandaan mo ng 2016, nagbanta sila ng ganyan din, ano? Eh, di mag-walk out sila, no? Eh, karapatan naman nila yun. Pero karapatan naman nila dahil naka-enroll siya sila sa university. Alam mo, dito may university rule, no? Na talagang ako, very strict yan. Tatlong beses ka mag-absent, out ka na. Hindi ka na kailangan mag-drop. Ida-drop na kita automatically. Kasi ibig sabihin, tatlong beses ka nag-absent, Jade. 9 contact hours ang winala mo. Napakahaba niyang 9 contact hours, no? At wala ka ng karapatang bumalik for whatever reason. So, may rules ang university. Mag-walk out ka. Di, ano ngayon, 2022? Ay, di kailan ka babalik sa klase? Di, maghintay ka lang 6 na taon. Mag-ano ka muna dyan? Mag-construction worker ka muna dyan. Hanggang 6 na taon. Eh, paano ngayon kung si Sara Duterte ang susunod na president? Dito 12 years mong ipopostpone yung pag-aaral mo. Yun nga Jade. Yung mga adults na to, hindi naman mga bata yan eh. Huwag ko kayong gagawa what you're doing, ng isang action, tapos hindi nyo tatanggapin ang consequences. Lahat ng action, take the consequences. Eh, alam po rin nyo, Prof, nasisira nga yung universidad dahil po sa nitong mga ilang mag-aaral na sa kanilang mga plano. Eh, sa kabuuan naman, ito ay hindi naman ganun karami. Eh, kakaunti lang ito kumpara na ino dyan sa UP, Prof. Oo nga, well, we don't know the numbers, no? And, yes, but to repeat, you take some action, you take the consequences. By the way, Jade, kung may mga faculty din na sasama-sama sa ganito, there are also rules, no? Hindi ka naman pwedeng hindi ka nagkaklase, no? Kasi malapit na kami mag-face-to-face para next academic year. Well, Prof, alam po ninyo, kahit po ay binubugbog po kayo ng bashing at paninira laban po sa inyo. Pero marami po ang naniniwala sa inyo, Prof, ha, para sa kaalaman po ninyo. Baka kasi yun lang nakikita ninyo. At isa po sa mga number one na talagang naniniwala po sa inyong kakayahan, kung inyong maalala, ang ating honorary chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy. Kayo po ay kinuha po niya bilang isa sa mga panelist ng ating debate, sa ating mga nagdaang interviews. At ang naging resulta, marami ang tumalino at naging mature na mga botante na pumili ng kanilang mga kandidato. Tamang-tama, nanunood po ang ating honorary chairman. Ano po ang mensahe po ninyo sa kanya, Prof?
Maraming salamat, Pastor, kasi dahil sinali niyo ako dito sa debates na parang ako ata yung pinropose ni Mike na mag-replace sa kanya nung merong nagpaalis sa kanya sa panel, ay naging gold standard, no? Itong ating, yung format, di ba? And also, maybe by accident of the questions that we ask, talagang napagitna ang foreign policy and geopolitics. And siguro talagang pasalamatan natin ang inyong network and kay Pastor na nag-head ng network ninyo dahil nagbigay daan ito sa pagbubukas isip sa maraming tao na foreign policy and geopolitics are everybody's concern. Hindi ko lang concern yan bilang guro sa pamantasan. Dahil nga po ha, sa mga panayam na nangyayari po, nagaganap po dito sa ating programa, Professor, kaya nakita ang Honorary Chairman, Pastor Apollo Siki Bolivar, at abilidad. At bukod dyan, mas lalo pa kayo sumikat. Kaya tuloy siguro, Prof, talagang maraming marami na kayong taga-suporta sa ngayon. Marami na ingit. At marami na ingit. Oh. Yeah, pero Jade, Mike, ayaw ko naman sumikat. I mean, dito lang ako sa university. Kanya lang, talagang sobrang sakit na loob ko na yes. Mantakin mo, 56 years mong binubuno yung mundo, no, yung department, etc. Through sheer hard work and perseverance, tinatatag mo yung pangalan mo ng 56 years, tapos buburahin lang nitong mga bata na to. Di ba ang sakit sa damdamin? Yes. Diba? Oh, basta huwag kang mag-alala, Prof. Andito naman, marami namang, mas marami ka pang estudyante ngayon worldwide at sa buong Pilipinas na nakikinig kasi ikaw ngayon tinagurian naming profesora ng bayan. Thank you. Thank you very much. Pahabol ko lang, Professor, ano po, pwede ba kami makibalita sa iyo kung ano na yung mga nangyayari sa, alam mo naman, yung Marcos incoming administration ay isa ka talagang gusto nilang makasama. Isa ka sa gusto nilang alam ko makakatulong ka sa kanila kay President-elect Bongbong Marcos. Ano na po ang estado nito? Ano na hong update sa mga posisyon na alam ko maraming ini-offer sa iyo, marami kang posisyon na pwede. Ano na ho yung pinakahuli? Well, siguro, nasabi ko na sa inyo na last week pa o the week before, yes, na nagtawag sila doon. And merong in-offer sa aking posisyon na hindi ko tinanggap for some valid reasons, no? Okay. Well, because it was for an agency which I want abolished. And tuldukan na natin doon para hindi na malawak yung ano. Pero ngayon, parang hindi ba nakita niyo yung listahan na yes, ano, trap, na sinabi, pinasubalian din nila na nanggaling sa kanila. So, ako naman, Mike and Jade, palagi kong sinasabi na mag-contribute tayo for a better Philippines. Kanya, pag in-offer nila sa akin yung DFA, halimbawa, where my area of expertise is foreign policy and security, tatanggapin ko, bakit hindi? Pero, siyempre, naghihintay akong i-offer nila sa akin yan dahil alam nga naman mag-officer ako sa sarili ko, yes, di ba? Tama po yan. So, well, hintayin natin at sabi naman ni Bongbong Marcos nitong sa kanyang vlog nung kahapon ko lang napanood, sabi niya, continuous ang proseso, continuous ang mga meeting at ginagawa niyang lahat na ang sinasabi nga niya, basta makakatulong sa taong bayan, susunod sa ating saligang batas at makakatulong sa kanya, talagang isasama niya sa ating sa papasok na gobyerno. Masingit ko lang, partner. Oh, yeah. At Prof, siguro, Jay, bago ko malimutan, yes, siguro maganda talaga kahit yung listahan ay hindi natin alam ang provenance niya. Tatlo doon are scholar scientists. Si Edsel Salvanya, DOH, si Caloy Arcilla, at saka ako. So napakaganda na even if we don't get the position that they are considering is already a great start. Okay. Oo, kasi po, Prof, may narinig ako kahapon sa isang interview kay Attorney Vic Rodriguez. Sinabi po niya mismo na kayo po ay ikinukonsidera ng kampo ni BBM talaga na maging bahagi ng kanyang kabinete. Salamat naman. Magsasagutin ko dyan, Kate. Yeah, pero sabi ko na nga,
ang talagang tatanggapin ko yung may alam ako, Mike, no? Yun. And yung may alam ako kasi ayaw ko datapaan yung wala akong alam. Yes, yes. Kasi kawawa naman yung bansa na tatanggapin ko, okay. Tapos yung kabubuhan ko eh i-impose ko sa buong bansa. So, yeah. Tatanggapin ko kung siya ay nasa linya ng aking research and area of expertise, no? Which are foreign policy and security. Sabi nga nila, Professor, sana all, lahat ng mga gustong tumulong, sana katulad mo. Na kung alalingan yung kaya at eksperto, doon ka lang. Yun ang importante, meron kasing ibang kahit saan, basta magkaroon ako ng posisyon, hindi maganda yun. So yun sa'yo, saludo ko sa'yo, Professor. Ano, ha? Professor ka talaga ng bayan, hindi namin kayo makalimutan. Nandito lang kami, anuman laban mo, nandito lang po kami, Professor. Happy lang tayo, Prof. Enjoy lang. Mm-hmm. Yes, thank you very much. And Mike and Jade, I really am talaga nakakataba ng puso ang inyong continuous support sa akin. Alam mo, I'm sure alam niyong mababa ang luha ko at yes, sobrang dagat ng luha talaga ang ginugol ko dito sa nangyari na to. Pero yun na nga, I don't want to further continue that not very good narrative, and sana mabuksan ang isip ng mga dapat mabuksan na this is not what liberal democracy is all about. Muli Prof, may singit ko lang, Partner Mike. Ang mismong chairman natin, honorary chairman, ay nakasuporta po sa inyo, Professor, okay. Carlos. Wow. Thank you very much po. Maraming marami pong salamat. Okay. Ayan, si Professor Clarita Carlos. At yan po ang ating natalakay kanina, Partner Mike. At talagang matindi din itong pinagdadaanan. Correct. Ating, itong professor ng UP na parang itiwalag ka sa sarili mong universidad. Kaya naintindihan ko.